Sa wakas, I'm here! Halos mabali ang leeg ng mga nagdaraang estudyante nang marinig ang malakas na sigaw ng isang babaeng kabababa lang ng motorsiklo sa tapat ng malaking universidad. Natawa ang ilan nang makita siyang nakayuko, nakataas ang dalawang kamay at bahagyang nakabend ang mga binti. Gulong-gulo ang kanyang buhok na parabang kasasabak lang ng gyera. Kalat rin ang make-up sa kanyang mukha. Nagmistulang panda ang babae dahil sa nagkalat nitong eyeliner. Buo-buo rin ang kanyang foundation at parabang may sumapak sa kanya sa kapulahan ng blush sa magkabilang pisngi. Siya, si Ilara, ang bagong instructor sa isang malaking universidad. Maganda naman siya, kaso nga lang ay may pagkaklamsi ang dalaga. Mabait siya pero may halong pagtataray sa iba. First day niya ngayon. Ang kaso nga lang, sadyang lapitin siya ng kaabnormalan ng buhay, na late dahil hindi nagising ng maaga at malayo rin ang kanyang pinanggalingan. Hindi niya rin kasi kabisado ang lugar, kung kaya huli na nang malaman niya na ang nirentahang apartment ay halos isang oras pa ang layo mula sa universidad na papasukan. Ma'am, bayad niyo po. Bumalik lang sa kanyang sarili si Ilara nang marinig ang driver ng sinakyang motorsiklo. Napahiya naman niyang kinuha ang pitaka mula sa sling bag at ibinigay ang 50 pesos kay manong driver. Sa paglingon niya, hindi sinasadyang nabangga siya ng isang matigas na bagay. Dahil naka-heels, na out of balance siya, pero sinagip ng kung kaninong braso. Pagkaharap niya sa kung sino ang may-ari noon, parabang bumagal ang ikot ng mundo nang masilayan ang bughaw na mata ng isang gwapong lalaki. Oh my! Oh my! Panty ko po ay nangalay. Wala sa sariling bulong ni Ilara. Nangungunot ang noo ng lalaki at binitiwan ito. Tumama ang puwet ni Ilara sa semento. Ang bastos mo, miss! Ani ng lalaki sa kanya sa katumalikod. Sinamaan siya ng tingin ni Ilara. Ikaw ang bastos! Hindi naman kita hinipuan ah, feeling mo. Irita itong tumayo at padabog na pumasok ng gate. Hindi niya alintana ang mga nagtitinginan sa kanya. Aware siyang late na siya pero wala naman siyang magagawa kung magmamadali rin. Late na nga, di ba? Hinanap niya kung saan ang opisina, kung saan siya pupunta para mag-inquire bago pumasok sa kanyang klase. Dahil sa napakaluwag na universidad, muntikan pa siyang mahilo. Pero may nagmagandang loob na estudyante ang tulungan siya at magiliw na pinaalam ang tungkol sa kanyang hitsura. Nang sa wakas ay maging okay din, tsaka siya pumunta sa opisina. Matapos ang ilang minuto doon, sa kanya na naman hinanap ang room kung saan siya unang magtuturo. Nang sa wakas ay mahanap niya na rin ito, agad siyang pumunta pero hindi niya inaasahan ang kanyang makakasalubong. Ang lalaking nakabanggaan niya, nagtuturo rin pala ito. Akma na sana siyang magsasalita nang magkatinginan sila pero nagulat siya nang lagpasan lang siya nito na parang wala lang. Tumaas ang kanyang kilay habang sinusundan ng tingin ang lalaki. Nang wala na ito sa paningin niya, saka naman siya nagpatuloy sa kanyang klase. Ang kaso, wala nang tao sa loob. Pagkatingin niya sa wristwatch niya, 2 oras na pala ang nakalipas prior sa kanyang schedule. Napahilamos na lamang siya ng mukha bago umalis at diretsyo ng opisina kung saan pwede siyang magstay habang inaantay ang sunod na klase. Bandang tanghali na at naglakad si Ilara papunta sa pinakamalapit na cafeteria. Parang aesthetic na restaurant ang cafeteria ng universidad, kaya naman nagustuhan niya ito. Dumiretso siya sa counter at nag-order ng kanyang gustong kainin. Pagkatapos ay pumili na siya ng pwesto. Napangiti siya nang makitang may table for one sa may tabi ng gitna. Diretso siyang naglakad papunta roon, pero nang akma na niya sanang ilalapag ang kanyang bag, may nakasabayan siyang lumapag ng laptop bag. Kunot ang noon niyang tiningnan kung sino, ang lalaking nakabanggaan niya. Kahit paman lukot na lukot ang noo ni Ilara, blanco pa rin ang ekspresyon ng lalaki. What? Tanong ng lalaki kay Ilara. Pwesto ko to, so leave. Gago ka ba? Kita mo naman ako yung nauna. Bakit ako ang aalis? Ikaw ang mag-adjust. Hihilahin niya na sana ang upuan pero hindi niya ito magawa. Para bang may matigas na bagay. Pagkatingin niya sa baba,
ay nakita niyang nakaharang pala ang paa ng lalaki. Umalis ka dyan. Ako ang nakauna rito kaya ako ang dapat maupo. Tinaasan siya ng kilay ng lalaki. Miss, akin to. Humanap ka ng iba. Hinigpitan lalo ni Ilara ang pagkakahawak sa upuan. Alam mo, ikaw ang bastos sa atin eh. Alam mo namang may nakauna na rito pero kung makaasta ka, akala mo naman kung sino kang may-ari ng paaralang ito. Nagsitingin na ng mga tao sa kanilang direksyon. Ang iba'y napaismid, napailing at tumawa. Professor Gohem, may available seats naman po sa second floor. Sa may tabi po ng bintana rin. Kung gusto niyo po, doon na lang kayo since nauna po dito si ma'am. Pakikisali sa usapan ng isang waitress na siyang may dala ng pagkain ni Ilara. Thank you, sabi ni Ilara na sinamaan ng tingin ang lalaki. Wala namang nagawa ang lalaki kundi ang sumunod na lang. Ngumisi naman si Ilara at nagpasalamat ng todo sa waitress. Pagkatapos ng lunch ay dumiretso siya ulit sa opisina. Sinalubong siya ng isa sa mga instructors at may ibinigay na document. Kailangan daw niya itong ipasa kay Professor Gohem na siyang nasa opisina ng presidente. Nanlaki ang mga mata ni Ilara. Ano po ba ang posisyon ni Professor Gohem na yan dito? Inosente niyang tanong. Anak siya ng direktor ng university, profesor at isa ring lawyer. Nahulog ang panga ni Ilara. Talaga? Hindi siya makapaniwala. Pero hindi naman halata sa kanya. Nakapang-instructor nga lang yung suot niya eh. Namit mo na pala siya? Pero hindi ko lang sigurado kung makikilala ka niya. Nangunot ang noon ni Ilara. Oo naman siguro. Tatlong beses na nga kami nagkita eh. May short-term memory loss siya, kaya imposible. Nagitla si Ilara sa kanyang narinig. Siya, pakibigay na lang sa kanya yan ah. Salamat, El. Hindi na halos natanggal sa isip ni Ilara ang sinabi sa kanya ng isang instructor. Marami siyang tanong sa kanyang isip kung totoo ngang may short-term memory loss siya. Paano siya nakakapagturo? Paano siya nakakapagtrabaho? Bakit siya allowed lumabas-labas? E paano nga kung makalimutan niya kung saan siya pupunta? Paano niya naman dedepensahan ang kasong hawak niya? Bakit? Paano? Ano? Dala-dala niya ang document, balak niyang pumunta muna sa opisina kung nasaan si Professor Gohem para naman makumpirma niya ang sinabi sa kanya. Pagkarating niya doon ay dumadagong-dong ang dibdib niyang kumatok. Binuksan naman ito ng isang estudyante. Andito ba si Professor Gohem? Tanong niya. Yes. Sagot naman ni Professor Gohem mula sa kanyang desk. Nandoon pa rin ang ekspresyon na iyon, blanco. Kita rin sa kanyang parang hindi nito nakilala si Ilara kahit tatlong beses na silang nagkita. Papapirmahan po sana ito. Kinakabahang ibinigay ni Ilara ang dokumentong ibinigay sa kanya. Okay. Kinuha ni Professor Gohem ang dokumento at diritsahan itong pinirmahan. Nanlaki ang mga mata ni Ilara. Hindi mo man lang bababasahin? Tumaas ang kilay ni Professor Gohem. Hindi. E paano na lang kung hindi pala sa'yo nakapangalan tas pipirmahan mo na? Ani ni Ilara. Nandiyan ang pangalan ko. Itinuro ni Professor Gohem ang kanyang pirmahan sa dokumento. E paano na lang kung ang pinipirmahan mo ay para kulungin ka pala? Tanong ulit ni Ilara. Para saan? E paano na lang kung gusto ka palang gawing drug lord? Isa pang tanong ni Ilara. Sandaling tumigil si Professor Gohem at nagtanong. Sorry. Ano nga ulit pinag-uusapan natin? Napalunok si Ilara. Hindi na siya sumagot ulit at nagpaalam na may klase pa ito. Hindi natanggal sa isip ni Ilara ang tungkol sa kanyang nasaksihan. Pakiramdam niya ay parang na-guilty siya bigla, pero at the same time, parang natutuwa. Alam niya kasing nakakahiya ang kanilang first encounter. Advantage yun kumbaga. Dumiretso na siya sa kanyang klase at masaya naman ang kanyang mga naging estudyante. Matalino at sadyang nakikipag-cooperate sa kanya. Gayunpaman, kahit pa maraming nangyari sa araw niya, ay nakalimutan niya ito saglit dahil sa mga bagong estudyante niya. Pagka-uwian, ay nag-antay siya ng bus sa may labas ng campus dahil kailangan niya na namang bumiyahe papunta sa kanyang apartment. Mga 15 minutes ang nakalipas, may puting van na biglang huminto sa kanyang harapan. Nabigla si Ilara. Pumasok sa kanyang isip ang tungkol sa mga nangdadakip. Pagkalayo niya sa may campus ay napansin niyang sinusundan pa rin siya nito hanggang sa naglakad takbo na siya. Kumakabog lalo ang dibdib niya.
pinagtitinginan siya ng mga tao at ng puting van na iyon, pero wala man lang ay nagtangkang tumulong. Gustuhin man niyang sumigaw ay para bang walang silbi. Taktika! Kapag dinakip mo ako, ipapapulis kita, ipapasalvage kita, ipapatapon kita sa Bermuda Triangle. Ano akala mo sa akin? Piece of meat lang? Naku, kita mo! Sa loob ng van ay napapansin ng lalaki ang pagputak ng bibig ni Ilara, pero hindi niya naman ito marinig. Lakad-takbo ang ginawa ng dalaga habang lumilingon-lingon sa van. Napakamot na lang ang lalaki, saka nagpa siyang huminto at lumabas. Ilara! Papalapas sa buwan! Chris? Napahinto sa paglalakad si Ilara at nanlaki ang mga matang nakatingin sa lalaki. Hindi siya makapaniwala nang makilala ang lalaking bumaba ng van. Ang kanya itong kababatang kaibigan, si Chris Alfomer. Ngumising ang malapad si Chris at nilapitan siya. Nakaunat ang kanyang dalawang braso para sana yakapin ang kaibigan, pero mariing sampal ang natamu niya kay Ilara. Nanggagago ka eh! Alam mo namang may trauma ako sa mga puting-puting van. Manggaganyan ka? Marami pera mo pero hindi ka nakabili ng sarili mong kotse? Namamasada ka na ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Ilara. Tumawa lang si Chris saka niyakap ang kaibigan. Wala lang, trip ko lang talaga bumili ng van para pang-travel o anuman. And I miss you a lot. Sos, gago ka talaga eh. Matapos mo akong takot-takutin, bigla kang magiging sweet. Bigwasan kita dyan eh. Niyakap ni Ilara pabalik ang binata. Ngumiti si Chris. Yan ang hindi mo kaya. Che, porket ano ka na eh? Binitawan ni Ilara si Chris. By the way, kumusta? Bakit ka pala napunta rito? Ang layo ng pinuntahan mo ah. Bakit ikaw? Mula Luzon, nagbiyahe ka pa ng Visayas eh. Ang isip ko nga, sinusundan mo ko. Biro ng kababata niya. Hinampas siya ni Ilara at natatawang sumagot. La, asa ka? Bakit kita susundan eh? Napakapangit mo naman. Ah, bakit physical appearance ang nasa isip mo instead of tungkol sa matagal na nating magkaibigan tas pagkakahiwalay natin? Natatawang biro ni Chris. May crush ka pa pala sa akin hanggang ngayon? Umakyat ang dugo ni Ilara sa kanyang mukha. Lah, hoy, mangilabot ka nga sa sinasabi mo. Tara na nga, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Nilagpasan niya ang kaibigan at dumiretso sa van. Umupa ito sa passenger seat. Natatawa namang sumunod si Chris. You still sounds funny, El. Hindi ka pa rin nagbabago. Abnoy ka pa rin talaga. Ano naman na kasi ikakabago ko kung wala naman talagang dahilan para mang ganun? Tawa lang ang sinagot ni Ilara at pinaandar na ni Chris ang kanyang van. Galing ka pala saan? Tanong ni Ilara. Doon sa campus malamang. Nagtuturo din ako doon pero nasa ibang building lang. Sagot ni Chris. Oh, kung ganun kilala mo si Professor Goham? Umapaw ang kuryosidad ni Ilara. Yeah, bakit? Nagkakilala na pala kayo? First day mo ngayon, di ba? Paano mo nalaman? Tanong ni Ilara. Well, sadyang nalaman ko. Ngumisi si Chris. So, na-meet mo na nga siya kahit first day mo pa lang? Tumango si Ilara. Yeah, kanina. Tries nga nangyari eh. And then, what happened? Huminga ng malalim si Ilara. Parang wala lang. I mean, like parang hindi niya ako nakikilala kahit na tatlong beses na kaming nagkita. Pero at the same time, parang nagpapasalamat din ako. Napasinghap siya bigla at naging defensive. Hoy, don't get me wrong ah. Hindi ganon. I mean, kasi ano, ang awkward kasi ng pagkakatagpo namin. Kaya ganon. Natawa si Chris at nagtanong. Bakit? Basta. Tumingin si Ilara sa kalsada. Saan mo pala ako dadalhin? Hindi ka naman nagsabi eh. E di nagpapaikot-ikot lang ako ng kanto. Pag-amin ni Chris. Tarantado ka talaga, napailing si Ilara. Namasyal muna ang dalawa bago inihatid ni Chris ang kababata sa kanyang tinitirhan. Tinawanan pa si Ilara dahil sa pagkalayo-layo ng kanyang nirentahang apartment. Nangako naman itong kahit papaano ay tutulong din sa paghahanap ng kanyang malilipatan malapit sa universidad. Hanggang sa matapos ni Ilara ang kanyang night routine, ay hindi pa rin mawala sa isip niya si Professor Goham. Para bang gusto niyang tulungan ito pero hindi niya alam kung paano. Pakiramdam niya tuloy ay naging responsibilidad niya na rin ang estrangherong iyon. Kinabukasan, saktong paglabas niya ng apartment papuntang eskwelahan, ay nakita niya ang puting van sa may tapat.
Napangiti siya at talagang napaka-thoughtful pa rin ni Chris. Nagmamadali naman siyang lumapit dito at binuksan ang passenger seat. Ang sweet mo naman, Chris. Parehong nagulat si Ilara at ang lalaking malaki ang tiyan, kalbo at nasa 40s na ang edad sa pagkapasok niya. May kausap pa ito sa cellphone niya. Sino yon? Han, hindi. Sino nga yon? Ungas ka, babae mo na naman yun, oh. Wala akong babae, ano ka ba? Sandali. Ibinaba ng lalaki ang tawag. Ma'am, ano pong kailangan nila? Nangunot ang noon ni Ilara. Ikaw nga ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo dito? Dapat ang best friend ko ang andito. Driver ka ba? Pinapasundo ba ako? Sinong best friend po yon? Yung itatransport po ba sa hospital? Nagulat si Ilara. Hospital? Anong ibig niyong sabihin? Patient transport vehicle po ito, ma'am. May sinusundo po kami dyan sa tapat na apartment po. Umawang ang labi ni Ilara. Dali-dali siyang bumaba at tiningnan ang nakalagay sa may gilid ng sasakyan. Patient transport vehicle. Hindi niya malaman kung paanong nag-assume siya na van ito ni Chris. Dumiretso siya sa kabilang bahagi na nagkaharap sa kanyang apartment at nakitang wala itong nakalagay. Blanco. Ibinaba ng driver ang window ng sasakyan. Kasalanan niyo naman, sir. Bakit kasi walang nakalagay sa may isang bahagi? Ani ni Ilara. Natawa na lamang ang driver at wala namang nagawa si Ilara kundi ang maglakad palayo at mag-antay ng bus papuntang downtown kung nasaan ang pinapasukan niyang universidad. Simula pa lang ng araw, nakakahiya ka na agad. Napahilamos sa mukhang wika ni Ilara sa kanyang sarili. Maya-maya lang, sa wakas ay may paparating na bus pero naunahan ng isang kotse. Dahil sa liit niya, ay hindi naman siya makita ng driver ng bus at lumiko ito para lagpasan ang kotse. Huminto naman ito sa tapat niya at ibinaba ang windshield. Nagulat si Ilara nang makitang si Professor Gohem ito na nakakunot ang noo. Problema mo? Tanong ni Professor Gohem kay Ilara. Bumalik sa pagkunot ang noo ni Ilara sa bungad sa kanya ng masungit na ulyaning lalaki. Good morning! Kung hindi ka sana haharang-harang, edi sana nakasakay na ako. Ngumisi si Professor Gohem. Hindi ko kasalanan na maliit ka. Excuse me? Bulyaw ni Ilara. What? Tinaasan siya ng kilay ni Professor Gohem. Isakay mo ako sa kotse mo. Malilate na naman ako dahil sa'yo eh. Diretsyong pumunta sa may passenger seat si Ilara at sinubukan niya itong buksan pero hindi niya magawa. Nakalock sa loob. Papasukin mo ako. Do you even know who I am? Nakagising tanong ni Professor Gohem. Oo, isa kang ulyaning anak ng direktor ng universidad na pinapasukan ko at the same time, lawyer na bastos. Oh! Nawala bigla ang aura ni Professor Gohem, yumuko siya saglit at humarap sa kalsada. Pagkuan ay pinaandar niya ito at iniwan si Ilara. Nagmamaktol na napasigaw si Ilara sa kalsada habang nakatingin sa kotse ni Professor Gohem. Isa ka ring tarantado ah! Inis na bulyaw ni Ilara. Ilang saglit lang, mabuti at may dumaan pang isang bus. Nakarating siya sa universidad at may 30 minutes pa siyang natitira bago ang schedule niya. Nakapagklase naman siya ng matino nung umaga kahit papaano. Pagdating ng lunch, pumunta siya sa cafeteria at doon niya na-meet si Chris. Oh, buti naman at nakita tayo dito. Sabay tayo mag-lunch, may treat! Ani ni Chris. Malapad ang ngiting sumang-ayon naman si Ilara. Napatingin siya doon sa may solo table na inupuan niya kahapon at napansin niya si Professor Gohem. Umiwas ito ng tingin nang magtagpo ang mga mata nila. Hindi naman ito pinansin ni Ilara. Sa taas na lang tayo kumain, suhestyon ni Ilara at tumango naman si Chris. Pagkatapos ng kanilang order ay dumiretso na sa taas sina Chris at Ilara at pagkalingon ulit ni Ilara ay nakita niyang tumayo si Professor Gohem at sumunod naman siya kay Chris. Ikinwento ni Ilara ang tungkol sa pangyayari noong umaga na akala niya ay ang kababata niya ang sumundo sa kanya. Tawa naman ang tawa si Chris. At humaba pa ng humaba ang kanilang usapan hanggang sa dumating ang waitress. Ma'am, pinabibigay po pala ito sa inyo. Wika ng waitress. Inilapag niya ang tatlong cupcake na may greeting card. Akma na sanang kukunin ni Ilara ang greeting card nang unahan siya ni Chris. Natawa naman ang waitress sa kanila. Nagpasalamat ang dalawa bago ito umalis. Sa pagkawalan ng waitress ay nakakalokong ngisi ang ibinigay ni Chris sa kaibigan at unti-unting binuklat ang greeting card. At sinamaan siya ng tingin ni Ilara. Sa akin yan!
Pero ikaw ang nagbukas. Bastos ka talaga, ani ni Ilara habang tinutusok-tusok ng tinidor ang kanin niya. Kung sino man kasi ang nanliligaw sa'yo, dapat dumaan muna sa'kin, ani ni Chris. Nanliligaw ka dyan, irap na sagot ni Ilara. I'm sorry about earlier. Hope you have a good date with your boyfriend. XOXO. Go ham. Ooh! Namamanghang basa ni Chris sa greeting card. Sinigurado niyang sila lang ang makarinig. Sweet! May paganito na pala si Professor Goham ngayon, ha? What happened pala? Napalunok si Ilara sa kanyang narinig. Huwag mo nga akong pinagloloko. Ibinigay ni Chris ang greeting card sa kanya. See it for yourself. Padabog na inagaw naman ni Ilara ang greeting card at chinek ito. Napakaganda ng pagkakasulat, yung tipong hindi halatang lalaki ang nagsulat. Maliit at tuwid ang mga letra. Kumapog bigla ang dibdib niya nang mabasa ang laman. But quite interesting. Akala ko may short-term memory loss siya, but he remembered you, ani ni Chris. Napalunok si Ilara at nanatili siyang nakatitig sa greeting card. Oo nga no, pero malay mo naman dahil sa medications niya, ano ba yung cause ng pagkakalimot niya? Nagkibit-balikat si Chris. Sabi anterograde amnesia, some says it's temporary amnesia. Genetic related to dementia. In other words, wala talagang nakakaalam ng totoo. Medyo interesting nga kung ganun. Pero, what if lang naman, baka talaga, no? Meron siyang pinagdadaanan or maybe due to stress, ani ni Ilara. Who knows? Matunog nang umisi si Chris. Hindi na nagsilita pa si Chris matapos ang kanilang usapan tungkol kay Professor Goham. Napansin naman ni Ilara ang kanyang pagiging tahimik bigla. Pero hindi na niya lalo pa itong pinansin. Nagpatiuna na rin siyang umalis dahil may klase pa raw ito. Hindi naman na siya pinigilan ni Ilara pagkatapos niya ay dumiretso na lang din siya sa sumunod niyang klase. Pagkahapon, hindi inaasahan ni Ilara na makakasabay niya sa hagdanan pababa si Professor Goham. Professor Goham? Nerbiyosang tawag ni Ilara sa kanya. Tinitigan siya ni Professor Goham. Blanco pa rin ang mukha nito. Yes? Naaalala mo ba yung greeting card na ibinigay mo kanina sa waitress? Tanong ni Ilara. Nanginginig ang kanyang tuhod sa totoo lang. Para bang pakiramdam niya, anytime mapapahiya siya, lalo pat may mga kasabayan silang mga estudyante. Nangunot ang noo ni Professor Goham. Saan? Tsaka, sorry mama, but you don't ring a bell in my head. Nagitla si Ilara sa kanyang narinig. Napahinto siya bigla sa hagdanan at may ilang mga estudyanteng napatingin sa kanya. Hindi naman siya inantay pa ni Professor Goham. Ngumiti siya sa ilang estudyanteng nandun at manasanang bababa nang biglang matapilok ang kanyang isang paa. Dumiretso siyang natumba sa direksyon ni Professor Goham at aksidenteng nahalikan niya ang puwet nito. Napasinghap ang ilang estudyante. Pareho namang nagitla si Ilara at si Professor Goham. Pasensya na po talaga, Professor Goham. OMG! Natutop ni Ilara ang kanyang bibig na nanlaki ang mga mata nang makita ang marka ng lipstick sa blue pants ni Professor Goham. Lumingon naman sa kanya si Professor Goham, kunot na kunot ang noon nito. Bulag ka ba? Galit na tanong nito kay Ilara. Hindi naman po sinasadya eh. Sinubukang maglakad ni Ilara pero hindi niya kaya. Natumba siya ulit kay Professor Goham at mabuti na lang at nasalo siya nito. Panandalian silang nagkatitigan na parabang nalulunod ang isa't isa sa mga mata. Maya-maya lang ay pareho nilang narinig ang pre-chorus ng sining na kinanta ni Dionella. Lasap na lasap nila ang kanta hanggang sa chorus. Napapakit si Ilara at inihanda ang sariling saluhin ang matamis na halik ng isang Professor Goham. Pero bigla siyang napadilat nang biglang sumingit ang ads ng Sunsilk. Nasa itaas ng room lang pala ang tugtog na iyon. Pareho silang natauhan at awkward na naghiwalay. Napahinga ng malalim si Professor Goham at bigla nitong binuhat si Ilara pababa. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga at pinaghahampas ang mga braso ng Professor. Ibaba mo ako! Ano ka ba? Hoy! Ano ba? Ang bastos! Aray! Ibinaba naman ni Professor Goham si Ilara pero bigo nitong naitayo ang sarili at muntikan pang matumba sa sakit ng kanyang paa. Napahawak siya uli kay Professor Goham. Oh, bakit? Akala ko ba ayaw mong tulungan kita? Hindi nakapagsalita si Ilara
at napasimangot na lamang ito at nagpapa-cute sa propesor. Gusto mong tulungan kita o hindi? Dadalhin kita sa klinik para magamot ka, sabi ni Professor Gohem. Eh nakakahiya sa'yo, baka anong sabihin ng mga tao kung makita tayo eh, angil ni Ilara. Either mas lalong mamagayang paa mo o panghuhusga ng iba ang gusto mo. Anong pipiliin mo? Taas kilay na tanong ni Professor Gohem. Wala. Eh di wala kang choice. Walang ano-anong binuhat ni Professor Gohem si Ilara at bumaba. Pinagtitinginan sila ng ilang mga estudyanteng nakakasalubong, pati na rin ng ibang mga instructors, pero blankong mukha lang ipinakita ni Professor Gohem sa kanila. Si Ilara naman ay hindi niya alam ang gagawin, kaya itinago niya na lang ang mukha sa polo ng profesor. Sa pagdating nila sa clinic, ay chinek siya agad ng nurse. Tinanong nito kung nais bang magstay ng profesor at bigyang suporta muna ang dalaga o kung pipiliin na lamang nitong iwan ang pasyente. Taga saan ka ba? Nag-aalin lang ang may pagkamasungit na tanong ni Professor Gohem kay Ilara. Sinabi naman ni Ilara kung saan ito nakatira. Tinanong din siya kung meron siyang sasakyan, gayong sa mga ganong oras ay madalang nang dumaan ang mga public transport papunta doon. Tumugo naman si Ilara ng wala, pero pwede siyang magpahatid kay Chris. Doon na nag-iba bigla ang aura ni Professor Gohem. Who's Chris? Nakakunot ang noo nitong tanong. Yung kasama ko kanina sa cafeteria, sagot ni Ilara. Is he your best friend or something? Kababata ko siya, mahinahong sagot ni Ilara. Tumangutango naman si Professor Gohem at nagsabing, I see, ako na lang maghahatid sa'yo. Ilara, nangyari sa'yo? Ani ni Chris na kararating lang. Nahulog ang tingin niya kay Professor Gohem. Nangunot ang noon niya, pero agad niya itong iniwasan ng tingin. Natapilok lang, kinagat ni Ilara ang kanyang labi. Okay ka lang ba? Ihatid na kita sa apartment mo. Hindi na, Chris. Si Professor Gohem na raw ang maghahatid sa akin, pagtatanggi ni Ilara. Napangiti si Chris at sabay sabing, talaga? Binigyan ka lang ng greeting card for unknown reasons? Naging ganyan ka nakakomportable? Nag-iba ang timpla ng mood ni Ilara sa tinuran ni Chris. Ano? Ano bang sinasabi mo, Chris? Nagmamagandang loob lang yung tao, oh. Huwag namang magpatay mali siya. Yeah, whatever. Agad na umalis si Chris at hindi na ito nakinig kahit patinawag siya ng tinawag ni Ilara. Pagtawag ng atensyon ng nurse. Professor Gohem, isisettle ko na po ba na kayo ang siyang guardian ni Ma'am Ilara ngayon? Yes. Pagsang-ayon ni Professor Gohem. At iyon na nga ang nangyari. Si Professor Gohem ang siyang nagbantay kay Ilara. Tinulungan niya rin ang dalagang aplayan ng cold compress ang kanyang paa. Maya-maya lang ay nagpaalam na si Professor Gohem na may kukunin lang ito sa opisina para diretsyo na siyang makauwi. Tumango naman si Ilara. Hanggang sa lumagpas na lang ang halos 30 minutos pero hindi pa bumabalik si Professor Gohem. Hanggang sa umabot ng isa, dalawa at tatlong oras at umabot na ito ng pagsasara ng klinik. Alas 10 ng gabi. Baka po talaga iniwan na kayo ng tuluyan ni Professor Gohem. Makakalimutin po yon, ani ng nurse. Huminga ng malalim si Ilara at nagsabing, kaya nga eh. Tumayo si Ilara mula sa higaan. Siya, maraming salamat po ah. Uuwi na lang po ako ng akin. Sigurado po kayo? Wala na pong sasakyan ng ganitong oras papunta sa inyo. Bahala na. Natatawang sabi ni Ilara na may bakas ito ng lungkot. Maya-maya pa ay sumulpot si Chris. Nagliwanag ang mukha ni Ilara at napapatakbo itong niyakap ang kababata. God, thank you, andito ka. Yeah, it was quite interesting to see the clinic still open 10:30 na. Naisip kong baka andito ka pa, kaya pumasok ako. Nakikita naman kasi sa labas itong clinic kung may ilaw pa rin. At by the way, akala ko ba may maghahatid sa'yo pa uwi? Takang tanong ni Chris at nagpalinga-linga at hinahanap si Professor Gohem. Huminga ng malalim si Ilara. Wala na siya dito. Nakalimutan niya sigurong ihahatid niya ako kaya ganun. Natawa naman si Chris. Ang lakas ng loob mong sumama-sama doon pero anong nangyari? Nganga ka.
Tara na nga. Kinuha niya ang kamay ni Ilara bago ngumiti sa nurse. Maraming salamat, nurse. Tumangulang ang nurse sa kalumabas ang dalawa. Sa biyahe ay tahimik lang si Ilara. Iniisip nito si Professor Gohem at napansin naman ito ni Chris. Ayos ka lang ba? Something's bothering you? Tanong ni Chris. Tumango naman si Ilara at sabay sabing, may iniisip lang ako. Si Gohem. Napatingin si Ilara sa kanya at nagtataka ito. Bakit parang bigla atang umiba ang aura mo tungkol sa kanya? Anong meron? Malamig ang tugon ni Chris. Wala naman. Pero tama ba ako? Siya ba ang iniisip mo? Walang pag-aalinlangang tumango si Ilara. Naiisip ko lang din kasi yung about sa short-term memory loss niya. Ibig kong sabihin, para naman kasing nakakapagtaka sa parte na naaalala niya ako halos buong episode from the beginning till the end. Iba kasi sa aura niya nung ibang araw. Kaya nagtataka ako. Hindi kaya, hindi naman pala talaga totoo na meron siyang ganun. I mean, hindi naman sa panghuhusga pero kasi sobrang nakakapagtaka lang. Nasusundan mo ba ako, Chris? Sinasabi mo na hindi totoong meron talaga siyang karamdaman? Tama ba ako? Nakangising tumingin si Chris sa kanya. Parang ganun. Napapahiyang pagkumpirma ni Ilara. Sa totoo lang, El, matagal ko nang kilala sa Professor Gohem. Hindi naman kami nagkakausap lagi pero may mga certain times na kinakausap ko siya or kinakausap niya ako ng panandalian. Palagi niya akong nakakalimutan. Hindi niya ako natatandaan kahit ilang beses na kaming magkita. Pero ikaw? Bakit parang iba yata ang dating sa'yo? Hindi nagsalita si Ilara at may sasabihin pa sana si Chris pero nakita niyang nasa tapat na siya ng apartment ng kababata. Anong oras ang klase mo bukas? Tanong ni Chris. Hindi ko pa na-check eh. Bakit? Huminga ng malalim si Chris at tiningnan si Ilara. Wala naman. Sunduin kita siguro ng bandang alas 8. Alas 10 pa naman ang klase ko. Tawagan mo na lang ako kung ma-check mo ng schedule mo. Akin na phone mo. Inilahad niya ang kamay sa kaibigan. Dali-dali naman kinuha ni Lara ang kanyang cellphone sa bag at ibinigay kay Chris. May load ka bang pangtawag? Wala eh. Diretsyang sagot ng dalaga. Bumaba ang balikat ni Chris at dismayado. Eh paano mo ako matatawagan kung wala ka palang load? Tinaasan siya ng kilay ni Ilara. Ikaw tong may gustong tawagan kita. Malamang papaloadan mo ko. Napakamot na lang sa ulo si Chris. Sige na, sige na. Abnoy ka pa rin talaga hanggang ngayon. Lumapad ang ngisi ni Ilara sa kabumaba ng van. Thanks uli, Chris. Tumango lang ang binata. Sa kabilang banda, sa bahay ni Professor Gohem, nakita siyang nakaupo sa mahabang itim na couch. Sa tapat naman na upuan ay prenteng nakaupo ang isang dalaga. Si Fuchsia, na kapatid ni Chris at ang kaniyang mga magulang. Pare-pareho silang hindi nagsasalita. Maya-maya lang dumating si Chris at sinamaan ito ng tingin ni Professor Gohem. Oh, anong ginagawa mo rito? Salubong na bati ni Chris sa kanyang pamilya. At ikaw, Gohem, napakagago mo talaga. Bibig mo, Chris. Saway ni Fuchsia. Hindi ka man lang bababati sa amin nang kumusta matapos ang mahaba-haba naming biyahe galing Australia? Kailangan pa ba? Pilosopong tanong ni Chris. Obvious naman na okay kayo. Inaantay niyo pa nga ang pagdating ko eh. Chris! Tawag ng kanyang ama. Kumusta ang araw mo? Huminga ng malalim si Chris sa kainirapan ang ama. Akma na sana itong aalis nang magsalita si Gohem. Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol kay Ilara, Chris. Yeah, ako rin. Isa kang gago eh. Iwanan ba naman ang tao sa clinic? Gayong pinili ka na nga niya sa ating dalawa kung sino ang maghatid sa kanya. And please, galingan mo sa pag-arte mo. Nahahalata ka masyado. Ani ni Chris kay Professor Gohem. Galit ang tono nito pero halata ang pagpipigil. Eh ikaw, ilan ka rin naamin sa kanyang may asawa't anak ka na? Pabalik na sumbat ni Professor Gohem. Napatayo ito mula sa couch. Hindi ako nagpapanggap na may short-term memory loss para lang sa walang kwentang bagay, Chris.
alam mo ang totoo. Eh ikaw, anong connect ng pagpapanggap mong isa ka pa ring single na nagfi-fling sa kanya? She's not a fling, Gohem. Best friend ko siya simula pagkabata. At wala akong tinatago tungkol sa asawa't anak ko. Pero bakit hindi mo magawang masabi sa kanya? Ikaw mo nga, best friend kayo, diba? Pero bakit hindi mo magawang ibalita sa kanya kung ano ang meron ka na? Para naman at least aware siya. Hindi maganda ang ginagawa mo. Isinasakay mo pa siya sa van na alam mo namang pagmamay-ari ng asawa mo. Bulalas ni Professor Gohem. Tama na! Tumayo si Fuchsia. Grabe naman kayong dalawang magpinsan. Wala na talagang pinagbago. Para lang sa isang babaeng wala namang kwenta sa mga buhay niyo. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol kay Ilara. Sabay na sabi ni Professor Gohem at Chris. Nagkatinginan ang magpinsan at napaismid naman si Fuchsia. Well, kung ayaw niyong magsalita ako ng kung anuman tungkol sa girl niyo, gosh, please lang, rumispeto naman kayo. Andito mga magulang natin, Chris. Andito kami. Pagkatapos ng ilang taong hindi tayo nagkita, ito ang isusukli mo sa amin? Sermon ni Fuchsia kay Chris. Bakit? Ano ba dapat ang pasalubong ko sa inyo? Kailangan ko ba halikan ang mga paa niyo? Chris! Saway naman ni Professor Gohem. Kalmado ito pero maotoridad. Sa tono ni Professor Gohem ay alam na niyang kailangan na niyang sumunod at tradisyon ito sa kanila. Kahit paman kaaway o ayaw mo man sa sumasaway sa iyo, ay kailangan mong gumalaw ayon sa kanilang gusto. Walang nagawa naman si Chris kundi ang humugot ng malalim na hininga at dahan-dahang naglakad papunta sa kanyang mga magulang at kapatid. Hinalikan niya ang mga ito sa kamay bilang respeto. Ngumiti naman ang kanyang pamilya. Anong ginagawa niyo dito? Bakit parang biglaan naman ata itong uwi ninyo? Tanong ni Chris na halata pa rin ang galit sa loob niya pero sinusubukan pa rin kumalma. Umupo siya sa couch kung saan si Professor Gohem. Tumawag ang asawa mo at sinabi niyang naayos na ang dapat niyang ayusin para mabinyagan ang anak mo. Sabay sabi ng tatay ni Chris. Lumunok si Chris at sabay sabing, tapos? Anong tapos? Tanong ni Fuchsia. Para bang sinasabi mong wala kang pakialam sa anak mo? Tao ka pa ba? Just answer my question. E ano naman ngayon kung maayos na yung mga papeles para sa pagbibinyag ng anak ko? Anong connect na nandito kayo? If wala namang saysay ang pagpunta niyo rito, you're welcome to leave. Tumayo si Chris at diretsahang umalis. Tinawag siya ni Professor Gohem pero hindi siya nakinig. Ang sakit talaga sa ulo ng batang yon. Bulong ng tatay ni Chris na napahilamos ito sa mukha. Ako na po ang bahala sa kanya. Sabi ni Professor Gohem. Sabay na tumayo at sinundan si Chris sa kanyang pag-akyat papunta sa kwarto. Ngumiti si Fuchsia. Ayan kasi ang napapala pag masyado niyong ini-spoil ang bata. Tara na nga, hindi tayo makapag-usap ng maayos nito. Walang kwentang utak niya ngayon. Dismayadong tumayo naman ang mga magulang ni Chris at agad na sumunod kay Fuchsia palabas. Sa kwarto naman ni Chris, bago pa man niya naisarado ang pinto, ay napigilan na siya ni Professor Gohem. Kunot noon naman itong nilingon ang profesor. What do you want? Tanong nito na walang modo. Kung pag-uusapan lang din natin ang tungkol kila mama at papa, I'm not in the mood. Umalis ka na. Galit pa rin ako sa iyo sa pagiging tarantado mo kay Ilara. Inaasahan ka nung tao na susunduin mo pero ginago mo lang. Masyado ka na rin nahahalata tungkol sa pagkakaroon mo ng short-term memory loss. Better stop it and drop the act. Sabihin mo na lang kung ano ang totoo at bakit ka ganyan sa publiko. Dumiretso siya sa couch at pumasok na ng tuluyan si Professor Gohem. May magagawa ba ako kung sakaling ibuko ko ang sarili ko? Alam mo naman na siya ang isinasaalang-alang ko rito, ani ni Professor Gohem. May retrograde amnesia siya. Ikaw lang ang tanging nare-recall niya. Hindi kami. Hindi ako na boyfriend niya ilang taon before the accident. Ramdam kay Professor Gohem ang sakit sa loob-loob niya. Matutulungan mo naman sana siyang ma-recall kung ano ang meron tungkol sa inyo. Pero ikaw itong nagpapanggap din. Ang gusto mo lang naman, hayaan ang publikong malito tungkol sa inyo, sabi ni Chris.
Hindi ko na rin alam kung paano ka intindihin, Gohem. Hayaan mo na lang muna sa ngayon. Sinusubukan ko naman through small actions pero hindi lang talaga kaya. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Paano siya kakausapin? Wala akong maisip na paraan. Napapahila mo sa mukhang salaysay ni Gohem. Napakarami, Gohem. Kung mahal mo talaga yung tao, bakit hindi mo gawin kung ano ang makakabuti sa inyo? Hindi iyong hinahayaan mo ang ibang tao ang mag-comfort sa inaasam mo? Suhestyon ni Chris. Gumisi si Professor Gohem. Wala naman na dapat akong pagselosan o kung ano man. Since alam ko na rin naman sa sarili kong hindi mo siya maaagaw sa akin. May pamilya ka na at big sabihin nun ay hindi ka na pwedeng basta-basta makipaglandian sa iba. Matunog naman ang ising ibinalik ni Chris. Arranged marriage ang meron ako. At hindi ko alam kung anak ko ba talaga ang iniluwal ni Lana. Kapag napatunayan kong hindi ko siya kadugo, kaya kong iproseso ang divorce papers sa ibang bansa. Kung saan kami ikinasal para makalaya ako at makasama ang taong mahal na mahal ko. Sa pagkasabi noon ni Chris, nagsalita si Professor Gohem. Naramdaman niya ang pagiging totoo ng kanyang pitsan sa mga sinabi nito. Napapikit siyang huminga ng malalim. Isipin mong mabuti ang tungkol sa inyong dalawa. Hindi pwedeng basta-basta mo na lamang siyang tatarantaduhin ulit. Bilin sa kanya ni Chris bago ito tumayo at pumasok sa kanyang banyo. Isinalampak ni Professor Gohem ang sarili sa supang inuupuan ni Chris at isinandal ang ulo sa backrest. Pumikit siya. Unti-unti naman siyang nilamon ng memorya tungkol sa buong pangyayari. Ilang taon na ang nakalipas. Parehong may itinatagong yaman ang pamilya nila Chris at Professor Gohem pero mas nakakalamang ang pamilya ng Propesor. Sa Pilipinas, kilala ang kanyang ama, naging mukha na rin kasi ito ng telebisyon noong dekada at magpahanggang ngayon ay kinukuha pa rin siya. May pagkamahigpit ng ama ni Professor Gohem at hindi nito gustong mabahiran ang kanyang pangalan sa kahit na ano. Gayon din naman ang tatay ni Chris pero hindi sila palasalita. Samantalang ang pamilya naman nila Ilara ay nasa bandang gitnang estado. Mga profesional ang kanilang mga magulang, parehong guro sa kilalang mga universidad sa Maynila. Magkaiba man ang kanilang estado sa buhay, ay hindi naman naging hadlang iyon para hindi magkalapit sina Chris at Ilara nung kabataan pa man nila. Noong una kasi, magkapitbahay ang dalawa, kung kaya't nagagawang makipaglaro ni Ilara sa kanilang mayamang kaibigan. Wala naman itong naging issue sa pamilya ni Chris, mabait din naman kasi ang kanyang mga magulang, lalo na ang ama kahit na may kahigpitan ito. Nang tumuntong ng biyente si Ilara, doon niya nakilala ang bagong dating sa Pilipinas na pinsan ni Chris, si Professor Gohem. Tapos na ito sa kanyang masteral na kinuha at nasa kilagitnaan na ng kanyang pagiging professor balang araw. Naging mabuti rin ang kanilang pagkakaibigan pero sadyang siguro ay nakatadhana sila sa isa't isa at nagkalapitan silang dalawa. Naging sila naman lingid sa kaalaman ni Chris ng ilang buwan. Takot kasi si Ilara na magtapat sa best friend niya sa hindi niya malamang dahilan. Hanggang sa isang araw, nahuli silang dalawa ni Chris sa park, walang nagawa si Ilara kundi ang umamin tungkol sa kanila. May lihim na pagtingin si Chris sa kanya matagal na pero hinahanap niya rin kasi ang tamang oras at pagkakataon pero siguro sadyang nagtiwala siya at hindi man lang gumalaw para ligawan si Ilara. Wala na siyang nagawa kundi ang umiti ng mapait at peking maging masaya para sa best friend at pinsan niya. Magmula noon ay hinayaan na ni Chris si Ilara hanggang sa makahanap ang kanyang ama ng kanyang mapapangasawa. Hindi naman siya nagdalawang isip na pakasalan ito dahil na rin sa pananatili ng business nila. Di kalaunan ay lumuwas ng ibang bansa si Chris kasama ang kanyang asawa. Nagkaroon sila ng isang anak pero hindi nagtagal si Chris doon at umuwi ng Pilipinas. Sa ibang probinsya nga lang siya dumiretso at naghanap ng trabaho. Lingid pa rin sa kaalaman ni Ilara iyon dahil napunta ang kanyang buong atensyon kay Professor Gohem. Ngunit,
Hindi inaasahan ang trahedyang dumating kay Ilara na siyang nagpabalik kay Chris sa bansa. Bago ang araw ng aksidente, ay tinugon ng kanyang ina si Professor Gohem na imbitahan ang kanyang nobya sa salo-salong mangyayari sa loob ng kanilang bahay kinabukasan ng gabi. Kinakabahan man pero alam niyang kailangan niyang formal na ipakilala ang kanyang minamahal sa pamilya. Kung kaya naman ay pumayag siya. Hindi pa kasi nito napapakilala si Ilara sa kanila. Sa takot na baka purong paghuhusga lang ang haharapin ng dalaga. Kilala ng propesor ang kanyang pamilya. Kung kaya't nagiging maingat lang din siya. Nang sabihin ito ni Professor Gohem kay Ilara, ay naaalangan ang dalaga. Kilala na kasi ang pamilya nito, pero hindi pa sila nagkakaharap ng personal. Pero dahil sa pangungumbinse ng profesor, ay pumayag naman din siya. Ang kaso nga lang ay hindi nito masusundo ang dalaga dahil may mga kailangan siyang gawin at importanteng-importante siya sa bahay tuwing may event. Hindi naman iyon naging problema kay Ilara at siniguro niyang makakapunta siya at nakakapag-drive din naman siya ng kotse. Kinabukasan, bandang alas 7 pa lang ay nagpaalam na si Ilara sa kanyang mga magulang. Ginamit niya ang kotse ng kanyang ama at mag-isang nag-drive papunta sa bahay ng kanyang nobyo. Ngunit, bago pa man siya makalayo, ay sumalpok ang kanyang sasakyan sa isang paparating na Rolls-Royce sasakyan ng ama ni Professor Gohem. Minor injuries lang ang natamo ng ama ni Professor Gohem, pero si Ilara ay nagka-brain injury sa lakas ng impact. Mabilis kasi ang pagpapatakbo ng ama ni Professor Gohem, kung kaya't napatilapon ang kotseng gamit ni Ilara sa isang poste. Nabalitaan ito ng pamilya ni Professor Gohem at kaagad din naman nilang inaksyonan. Ngunit dahil nga mukha ng telebisyon ang kanyang ama, nagpasya silang ibaliktad ang kaso. Idiniin nilang si Ilara ang may sala at hindi siya. Sinusubukang protektahan ni Professor Gohem ang kanyang nobya pero binantaan siya ng kanyang mga magulang na maaaring ikapahamak iyon ng pamilya ni Ilara at posible din nilang patayin ito kung kinakailangan para lang hindi lumabas ang totoo. Nawala ng laban si Professor Gohem kung kaya't nakaisip siya ng paraan nang lumuwas ng ibang bansa ang kanyang mga magulang dahil sa kanilang business. Ipinalabas niyang nagtangka siyang magpakamatay, nagkunwari siyang nakalimutan niya ang tungkol sa mga bagay-bagay kahit pa ang kanyang sariling pamilya. May binayaran siyang mga doktor para maging maganda ang daloy ng kanilang pagkukunwari, hindi naman siya binigo. Talagang mahalaga sa mga magulang ni Professor Gohem ang kanilang kumpanya kung kaya't kahit nga kinakailangang umuwi ay mas pinili nilang ilagay ang responsibilidad sa mga doktor ng anak habang wala sila. Matapos ng isang buwan, pagka-uwi ng kanyang mga magulang, iba na ang kanilang nadatnan. Binatang tuluyan nang nawala sa kanyang sarili. Sa takot na baka mabahiran ang kanilang pangalan at questionin sila ng madla, ay nagpa siya ang kanyang amang paalisin siya sa kanilang lugar at hayaan itong mabuhay sa probinsya, kung saan hindi siya masyadong kilala. At ito ang siyang pinakahihintay ni Professor Gohem. Takasan ang kanyang mga problema sa mga taong alam niyang hindi siya pakikinggan. Alam niyang darating kasi sa puntong iyon ang kanyang mga magulang kung kaya't ginawa niya ito ng paraan para tuluyang makatakas sa kanila. Matapos ang ilang araw, simula noong umalis siya, ay nakabalita siya tungkol sa kalagayan ni Ilara. Naapektuhan ang utak niya kung kaya't nag-iba ang kanyang pag-uugali at wala siyang maalala halos sa taong nakapaligid. Pero naaalala niya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Noong kasakasama niya pa si Chris. Nalaman ni Chris ang tungkol dito kung kaya't nagpa siya siyang umuwi ng Pilipinas at tutukan sana si Ilara pero inilayo si Ilara ng kanyang mga magulang at ninirahan sa ibang probinsya.
Doon niya naisipang mag-apply para maging isang professor. Di kalaunan ay pinalaganap niya ang balita tungkol sa kanyang short-term memory loss nang mabalitaan niya ang pagbalik bansa ng kanyang pinsang si Chris. Sakto rin kasing ito ang siyang naisipang applyan ni Chris na universidad, pero lingid sa kaalaman niya ang tungkol sa kanyang pinsan na nandoon. Lingid din sa kanyang kaalaman na nanghimasok ang kanyang mga magulang sa pagprotekta kay Professor Gohem kung sakaling may mangyaring hindi maganda rito, dahil na rin ito sa kagustuhan ng mga magulang ng profesor. Nagalit si Chris na wala man lang ginawa ang kanyang mga magulang dito hanggang sa mangibang bansa sila. Lingid naman sa kaalaman ni Chris at Professor Gohem na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Kinabukasan, pagkalabas ni Ilara ng kanyang apartment, gulat siya nang makita ang dalawang nakaparadang sasakyan sa labas, kay Chris at Professor Gohem. Pareho silang nasa labas at nakasandal sa kani-kanilang sasakyan. "Anong ginagawa niyo dito?" takang tanong ni Ilara. Lumakad siya papunta sa gitna nila. "Sinabi ko naman sa iyo, 'di ba, kagabi, nasusunduin kita ngayon? Andito ako." Prenteng sagot ni Chris at ngumiti siya kay Professor Gohem. "Eh ikaw?" baling naman ni Ilara kay Professor Gohem na nakakunot ang kanyang noo. "Gusto kong bumawi dahil sa nangyari kagabi. Pasensya ka na talaga kung hindi ko nagawang tuparin yung sinabi kong babalik ako. Dito ka na sa akin sumakay." Aniya kay Ilara. "Hindi." Depensa naman ni Chris. "Baka kung saan ka lang ihatin yan sa pagiging makakalimutin, sa akin ka na sumakay." Aniya dito. "Pagbigyan mo na ako, Ilara." Giit naman ni Professor Gohem. Maraming katanungan sa kanyang sarili si Ilara tungkol kay Professor Gohem. Paano nito nalaman na nakalimutan nga siya kagabi? Paano natunto ng address niya? Bakit parang iba ang aura bigla ng profesor? May kung ano ba kila Chris at Professor Gohem na hindi niya alam? Wait, nagpoproseso ang utak ni Ilara na pigil sa dalawa. So, gusto niyong dalawang makasabay ako sa pagpasok? Tumango sila pareho, huminga ng malalim si Ilara. Bakit naman? Anong meron? Ibinigkis ni Ilara ang kanyang mga braso at patingin-tingin sa dalawa. Wala naman. Sa akin ka na sumakay. Chris, hayaan mo akong bumawi kay Ilara. Pagputol naman ni Professor Gohem kay Chris. Umiiling si Chris. Binigyan kita ng pagkakataon pero sinayang mo. Hindi sa ganon. Stop! Nakataas ang dalawang kamay ni Ilara ng bahagya. Pinapatigil ang dalawa. Okay na. Magsabay-sabay na lang tayong tatlo. Okay? Nangunot ang noo ng dalawa. Saktong may paparating naman na bus at mabilis itong pinara ni Ilara. Tara na! Sigaw ni Ilara sa dalawa. Nanlaki ang mga mata ni na Professor Gohem at Chris. Nagkatinginan sila. Huwag niyong pag-antayin ng bus! Tara na! Giit ni Ilara. Natataranta namang sumunod ang dalawa. Naiwan ang kanilang mga sasakyan. Ilara, yung van ko! Hindi yun akin eh! Nerbyosong natatawang bulong ni Chris kay Ilara. Tinaasan siya ng kilay ni Ilara. Yung kotse ko rin, El. Baka may kumuha. Tahimik na bulong ni Professor Gohem. Pinagpapawisan na ito at namumula na ang mukha. Ngumisi si Ilara sa kanilang dalawa. Iyon naman ang kagustuhan niyo eh. Makasakay ako. Pinagbigyan ko kayong dalawa. Ang astig niyo tingnan sa loob ng campus, pero tiklop kayo tungkol sa mga sasakyan niyo. Excuse me po. Napatingin ang tatlo sa isang babaeng tumayo at dumiretso sa harap namin. Nakangiti ito at halatang nahihiya. Bakit po? Tanong ni Ilara. Kung hindi ako nagkakamali, artista po diba ang papa nyo? Ikaw po ba si Gohem, ang nag-iisang anak ni Red? Ang heartthrob nung dekada? Sunod-sunod na tanong ng babae.
Nagitla ang tatlo, lalo na sila Chris at Professor Gohem. Si Ilara naman ay namangha. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Ilara sa babae. Hindi po. Kamukha ko lang po siguro. Alanganing sagot ni Professor Gohem. Hindi, sabi kasi Gohem eh. Sabi ni Ilara. Bumakas ang pagkamangha at pagtataka sa kanyang mukha. Gohem din naman ang pangalan. Fans kasi ang nanay ko ng artistang yon, kaya iyon ang ipinangalan sa akin. Pagputol ni Professor Gohem sa kanya. Nakumbinsi naman ang babae kaya dismayado siyang umalis at bumalik sa kanyang kinauupuan. Natahimik naman ang tatlo. Pagkarating ng university, hinigit ni Chris si Gohem palayo at nagpaalam silang dalawa kay Ilara. Takaman ay pumayag na lang ang dalaga at nagpatiunang pumasok. Muntik ka na doon. Kailan mo balak umamin tungkol sa totoong pagkatao mo? Tanong ni Chris sa profesor. Halata ang pagkagalit at pag-aalala niya. Hindi ko alam. Wala akong balak. Sagot ni Professor Gohem. Nabuhay bigla ang dugo ni Chris. Kunot ang noong tiningnan niya ang pinsan. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo naman siya, di ba? Bakit hindi mo nalang kunin ang oportunidad habang wala pa siyang memorya tungkol sa akin? So his John ni Professor Gohem sa kanya. Isa kang gago talaga, Gohem! Namutawi ang galit sa mukha ni Chris pero pinipigilan niya ito. Ibis na ayusin mo ang gulo, mas pinili mong takasan? Tanga ka ba? Mahal ka nung tao, pero mas lalo mo siyang sinasaktan. Matuto ka naman minsan, Gohem. Wala ka na sa landas mo. Tuluyan kang laging mas makasarili gaya ng mga magulang mo. Bulyaw niya sa pinsan bago ito nagpatiunang umalis. Hindi makagalaw si Professor Gohem, natamaan siya sa sinabi ni Chris. Ang kaso, hindi niya alam kung papaanong magsisimula, gayong wala siyang lakas para harapin ang kanyang problema. Napahinga siya ng malalim bago naglakad papasok ng university. Ilang araw ang lumipas, napansin ni Ilara ang biglang pagkawala ni Professor Gohem. Hindi niya ito nakakasalubong pagkatapos ng klase. Napansin niyang iba na rin ang nagtuturo sa kabilang section. Kung nasaan si Professor Gohem, ni minsan ay hindi niya rin nakita ang kotse nito. Pati si Chris ay nagtaka rin kung bakit ganoon. Wala siyang naging balita patungkol sa kanya. Isang Sabado, nagpa siya si Chris na imbitahan si Ilara para sa isang dinner date. Doon niya gustong ipagtapat ang lahat dahil hindi niya nakaya ang konsensya. Hindi naman siya tinanggihan ni Ilara. Bandang alas 7, sinundo siya ni Chris sa kanila at pumunta sa isang mamahaling restaurant. Halata ang pagiging aligaga ni Chris pero sinusubukan niya itong itago. Nasa bandang kalagitnaan na sila ng pagkain nang magsimula siyang magtanong. L? Napalunok siya nang tumingin si Ilara sa kanya. I'm just wondering, wala ka bang lapses of memories minsan? I mean like recalling events, ganun, sa panaginip or kahit saan? Nangunot ang noon ni Ilara. Bakit? Wala naman, natanong ko lang. Nerbiyosong bahagyang natawa si Chris. Ngumiti lang si Ilara at kumain na ulit ito. Saglit silang natahimik pero si Ilara din ang bumasag nito. Dahil ba sa aksidente? Nakagat ni Chris ang kanyang dila sa pagkabigla. Pardon? Itinaas ni Ilara ang kanyang tingin kay Chris. Basa ng binata ang parang kakaibang aura nito. Sa aksidente, ilang taon nang nakalipas. Alam ko naman ang tungkol doon. Nagkitla si Chris. Anong ibig mong sabihin? Wala akong kung anong amnesia, Chris. Alam ko ang ibig mong sabihin. Hindi masyadong halata. Unang-una pa lang, hindi mo ba natatanong kung bakit sa dinami namin ng probinsya ay dito pa ako pumunta knowing na nandito kayo? Nakilala rin kita kaagad. Bulgar ni Ilara. Pero hindi mo naman maalala si Gohem? Mali. Pagputol ni Ilara. Kilala ko siya.
Alam ko ang totoo tungkol sa kanya. At alam ko rin ang buong kwento tungkol sa lahat-lahat. Kaya pilit akong nagkukunwaring hindi ko siya kilala dahil gusto ko siyang kalimutan. Hindi ko matanggap ang ginawa ng pamilya niya sa akin. Wala akong laban sa batas eh. Pero ang labanan, matunog na umisi si Ilara. Sa boses niyang iyon, lumabas ang sakit na nararamdaman niya ng matagal na nakatago. Gusto ko siyang kalimutan at lahat-lahat pero nabigo ako, Chris. Bumagsak ang kanyang luha. Mahal ko pa rin siya kahit anong gawin ko. Hindi makapagsalita si Chris. Pero hindi naman kami sumuko ng pamilya ko totally para makapagbigay ng pustisya sa nangyari sa akin. Hanggang ngayon, pinoproseso pa rin ng ama ko ang tungkol sa mga ebidensyang nakuha mula sa mga surveillance footage. Hindi naging madali dahil kailangan naming mag-ingat lalo pat malakas ang kapit ng mga iyon sa mga pulis sa atin doon. Pero sadyang ang nananalo ang karapatang pantao. Kaya may tumoka sa kaso namin. Siya ang kausap ng tatay ko ngayon at naglalakad para sa amin. You mean ikukulong si Tito pagka okay na ang lahat? Tanong ni Chris. Tumango si Ilara. Pasensya na, Chris, pero siguro yun din ang makakapagpatahimik sa amin nila nanay. Hindi namin basta-basta na lang palalagpasin ang nangyari. I know, tito mo siya, kamag-anak mo, pero hinawakan ni Chris ang kanyang kamay nang nakangiti. Siguro, makabubuti rin ito para sa lahat. Hindi inaasahan ni Ilara ang naging tugon ni Chris, pero napanatag din ang loob niya kahit papaano. Anong plano mo ngayon tungkol sa inyo ni Gohem? Tanong ni Chris. Huminga ng malalim si Ilara. Hindi ko pa alam. Siguro makakabuti rin kung tuluyang maghiwalay ang landas namin. Hindi ko paramdam ang pagpapatawad sa kanya. Ayokong manaig ang puso ko dahil lang sa mahal ko siya. Ang lakas ng trauma ng pamilya niya sa pamilya ko. I see. Ngumisi si Chris. Ayos lang, El. Siguro panahon na lang ang aantayin natin tungkol dito. By the way, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Kinuha ni Ilara ang tinidor at sinimulang tusukin ang hilaw na blueberries sa kanyang plato. Humukot ng kumpiyansa sa sarili si Chris bago nagtapat. I'm married and may isa na akong anak. Sa pagkagulat ni Ilara ay biglang nalakasan niya ang pwersa ng tinidor na siyang nagpatakbo ng blueberries palayo sa kanyang plato. Hindi naman niya ito pinalampas at agad na kinuha. Huli na nang mapansin niya ang ibang taong nakatingin sa kanya. Sayang 650 ko kung hindi ko kakainin pati yun. Napapahiyang sabi niya sabay na yumuko at tumakbo papalabas. Nasalo ni Chris ang kanyang mukha at bumulong. God, El. Inilapag niya ang cash sa ilalim ng plato sa kahumabol palabas pero hindi niya inaasahan ang kanyang nadatnan. Si Professor Gohem kausap ang best friend niya. Napansin siya ng kanyang pinsan at sumunod namang tumingin si Ilara. Mapait na ngiti ang pinakawala ni Chris sa kanila bago siya nagpatiunang umalis. Anong ginagawa mo dito? Akala ko pa naman wala ka na. Anyari? Bakit nabuhay ka ulit? Sunod-sunod na tanong ni Ilara kay Professor Gohem. Huminga ng malalim si Professor Gohem. May inayos lang ako sa pamilya namin. I see. Look, I have to tell you something. Tungkol ba sa ginawa ng ama mo sa akin, Hem? Sorry, pero hindi ko kayang makipag-usap tungkol sa bagay na yan sa ngayon. Wala tayo sa tamang lugar para pag-usapan ang bagay na yan. Pagputol ni Ilara sa kanya at umiwas ito ng tingin. Nagulat si Professor Gohem sa kanyang tinuran. Paano? Gaya ng sinabi ko, Hem, hindi ko pa kayang makipag-usap tungkol sa bagay na yan. Please, respect my space. Hindi na inantay pa ni Ilara ang kanyang naging sagot at mabilis na nitong nilagpasan ang propesor. Dumiretso siya at pigil ang luhang tumambay saglit sa bus stop. Maya-maya lang,
isang van ang pumara sa harap niya. Si Chris. Napangiti naman ang dalaga sa kanyang pagdating at agad na sumakay. Maraming salamat sa pagiging knight in shining armor ka, Chris, ha? Ani ni Ilara. Bahagyang natawa si Chris. Walang anuman. Narinig mo ba ang sinabi ko kanina sa restaurant? Tumango si Ilara. Matamlay ang kanyang naging sagot. Napansin ito ni Chris. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Hindi ba't magiging masaya ka dapat kasi sa wakas may asawa na ako? Natatawang ani ni Chris. Hindi ko naman sinabing hindi ako masaya. Pero sana sinabi mo naman sa akin noon. Napakadaya mo eh. Biro ni Ilara. Para naman ding hindi ka naglihim sa akin tungkol sa inyo ni Gohem noon ah. Pagbabalik tanaw ni Chris. Hindi makapaniwala si Ilara. So ano? Kumaganti ka ganon? Tumawa ng malakas si Chris. Parang ganun na nga. Eh dapat kasi best friend muna ang mauunang malaman tungkol sa relasyon mo. Kuya-kuyahan mo kaya ako? Kuya mong mukha mo. Ilang buwan lang naman ang agwat natin ah. Tawa ni Ilara. Natahimik sila ng ilang sandali. Pero seryoso, sana naman ipinaalam mo sa akin ang tungkol sa kasal nyo. I want to meet them. Nananabik na pagbasag sa katahimikan ni Ilara. Huminga ng malalim si Chris. Yan ang mahirap, El. Wala sila rito sa Pilipinas at sa tingin ko, maghihiwalay din kami. Nanlaki ang mata ni Ilara. Bakit naman ganun? Napakahabang kwento, El. Sabi ni Chris. Pwede mo naman sigurong paikliin. Sabihin mo lang kung ano ang nangyayari. Pangungulit ni Ilara. Okay, fine. Bumuga ng hangin si Chris sa bibig. Arranged marriage. Questionable kung sa akin ba ang batang yon dahil I'm not always around her. May trabaho ako and sometimes hindi ako umuwi sa amin and all of the sudden, bigla na lang siyang naging buntis. Eh, saan mo naman exactly nakilala ang babaeng yon? Tanong ni Ilara. Business partner ni Papa ang ama ng napangasawa ko. Malaking kawalan kung hindi ko papatusin ang babaeng yon kaya pumayag ako. Also, knowing you're in good hands at that time, akala ko walang magiging problema kung sakaling umalis ako sa tabi mo. Pero parang pinagsisihan kong nakilala mo si Gohem. Napahama ko ang buhay mo eh. Ani ni Chris. Hindi nagsalita si Ilara. Mabuti na nga lang din at napansin niyang malapit na siya sa kanyang apartment. Nagpaalam na siya nang tumapat mismo sa pagbababaan niya. Ngiti lang ang isinagot ni Chris. Ilang araw na nawala si Ilara sa universidad dahil sa pag-asikaso ng mga dapat niyang asikasuhin para sa pagsasampa ng kaso laban sa ama ni Professor Gohem. Si Professor Gohem ay ganun din. Pareho mang nahihirapan pero pinili nila kung ano ang tama. Nakasuporta naman si Chris sa kanya. Sa araw ng pag-aarap nilang lahat sa korte, nagkalat ang mga taga-media sa labas. Inaantay ang pagdating ng pamilya ni Professor Gohem. Nandun naman ang pamilya ni Ilara. Nag-aantay sa labas ng courtroom. Maya-maya lang ay dumating din sila. Hindi nagkanda umayaw ang mga taga-media pagkakita sa kanila. Nagtagpo ang mga mata ng dalawa pero agad itong iniwasan ni Ilara. Hindi naman inaasahan ang paglapit bigla ng ama ni Professor Gohem at lumuhod ito sa harap ni Ilara. Nanghingi siya ng tawad. Pinilit siya itayo ng ama ni Ilara at nanatili namang tahimik ang dalaga. Maya-maya lang ay nagtatakbo ito palabas na lumuluha. Sinundan naman siya ni Professor Gohem. Ilara! Ilara ano ba? Huwag mo naman sanang ipahiya ang ama ko sa harap ng maraming tao. Nanghingi siya ng tawad sa iyo. Sinampal ng malakas ni Ilara si Professor Gohem. Lawyer ka, di ba? Hindi mo alam kung ano-anong batas ang nilabag ng ama mo at kung anong mga klaseng legal actions ang dapat ipataw sa kanya. Nakayuko lang si Professor Gohem. I'm not a lawyer. Akala lang ng mga tao yun. Exactly!
matuto kang tumingin sa kung ano ang lugar mo. Sinampal siya ulit sa kabilang pisngi ni Ilara bago ito umalis. Pagkabalik ni Ilara, sakto namang pinapapasok na sila sa courtroom. Pinahid niya ang kanyang mga namumuong luha bago sumama sa pagpasok sa loob. Sinimulan na ang seremonyas. Sa bawat tanong ng judge kay Ilara ay parabang malaking tinik na tumutusok sa kanyang lalamunan. Pinipilit niyang kainin ang emosyon para lang maipaliwanag ang buong pangyayari. Hindi rin naman masyadong nagsalita ang ama ni Professor Gohem. Ang kanyang ina ang siyang todo depensa para sa kanyang asawa, pati na rin sa ilan nitong mga kaagapay na may mga ipinresentang peking ebidensya. Dahil dito, hindi pa naging klaro ang lahat na siyang nag-uwi sa susunod pang paghaharap nila. Umabot ng 3 beses ang paghaharap nila sa korte bago pa man sintensyahan ng pagkukulong ang ama ni Professor Gohem. Kasama na rin ang ilang kaagapay ng kanyang pamilya na gustong ipaglaban ang mali. Pagkatapos ng insidenteng ito, nang sa wakas ay nabigyan din ng hustisya si Ilara, nag-resign siya sa universidad at ng ibang bansa kasama ang kanyang mga magulang. Lingid ito sa kaalaman nila Chris at Professor Gohem. Matinding sakit ang dinanas ni Professor Gohem dahil dito at ginusto niya na sanang tuluyang sumuko sa buhay, pero si Chris ang siyang pumigil sa kanya at tinulungan itong makabangon ulit. 2 taon na ang lumipas at hindi inaasahang nagtagpo ulit ang kanilang landas sa loob ng mall. Naglalakad si Professor Gohem habang nagsiselfone nang bigla siyang makabangga ng matigas na bagay. Napatingin siya rito at nagulat nang makita ang babaeng pamilyar sa kanya. Agad niya naman itong tinulungan pero tumigil sila pareho nang makita ang isa't isa. Ikaw pala, kumusta? Nerbiyosong tanong ni Professor Gohem kay Ilara. Okay lang. Ikaw ba? Nanlamig bigla si Ilara at hindi siya makatingin ng diretso sa profesor. I'm also good and... Papa! Naputol ang sasabihin sana ni Professor Gohem nang may dumating na batang lalaki at niyakap siya nito. Nagitla si Ilara. Pakiramdam niya ay may kung anong lumubog sa loob-loob niya. Anak mo? Wala sa sariling tanong nito. Ha? Huh? Napatingin ang propesor sa ininguso ni Ilara. Oh, hindi. Anak to ni Chris at Lana. Nabuhayan ng loob si Ilara pero pilit niya itong iwinaksi. Ah, walang may nakapagsalita sa kanila pagkatapos nun. Akma na sanang aalis si Ilara nang walang paalam nang bigla niyang naramdaman ang paghawak ng mainit na kamay sa kanyang pulsuhan. Kumakabog ang kanyang dibdib na humarap kay Professor Gohem. Nakita niya ang pananabik nito. Bigla-bigla ay namalayan ni Ilara ang pagsakop nito sa kanyang bibig. Hindi siya makapalag at lalong-lalong ayaw niya itong palagan. Nananabik siya sa halik na iyon sa loob ng ilang taon. God, I damn missed you. Bulong ni Professor Gohem sa kanyang tainga. Umiiyak ito at niyakap ng mahigpit si Ilara. Napayakap din sa kanya pabalik si Ilara. Umiiyak ito, hindi siya nakapagsalita. Pwede ba akong humingi ng pabor, El? Tanong ni Professor Gohem. Tango lang ang itinugon ni Ilara. Pwede bang huwag ka nang mawala uli sa buhay ko? Doon mas lalong naging emosyonal si Ilara at hinigpitan pa nito ang yakap sa binata at nagsabing, Pangako, hindi na. Hoy, mahiya naman kayo sa bata, Ilara! Nanlaki ang mga mata ni Chris nang makita si Ilara. Inagaw niya ito kay Professor Gohem at niyakap ng mahigpit. Abnoy ka? Bakit bigla kang nawala? Alam mo bang munti kang mabaliw ang pinsan ko noong nawala ka? Sumbat sa kanya ni Chris. Binitawan niya ito at kinutungan. Isa ka talagang abnoy, El. Pati ako pinag-alala mo masyado. Kumusta ka?
Tumawa lang ang dalawa bilang turan. Dahil sa hindi inaasahang pagkikita-kita, nauwi sa magandang salo-salo sa bahay nila Chris ang simpleng pamamasyal. Inimbitahan ang kani-kanilang pamilya at doon nagkaayos. Doon na rin binigyan ng oras ni Professor Gohem na ligawan ulit ng formal si Ilara. Alam kong marami tayong pinagdaan ng hindi maganda at nauwi rin sa sakitan ng bawat isa, pero despite all that, kahit ilang taon na rin ang lumipas, nananatili pa rin ang pagmamahal ko sa iyo, El. Pero sana pagbigyan mo ako ng second chance to show you my love once again. Anonsyo ni Professor Gohem sa gitna ng kanilang salo-salo. Nahihiyaman ay nagsalita rin si Ilara. Alam mo namang marupok ako kaya... Sige na nga, tayo na nga ulit. Naghiyawan ang lahat sa naging sagot ng dalaga. Mangmula noon ay bumalik ulit ang pagiging normal ng lahat at namuhay sila ulit ng matiwasay at puno ng pagmamahal.